Trihim na Mayaman. Kabanata 1290. Itong bratlang na naka-advance sa half-step through God. Umiti si Moya nang nakakainsulto at sinabing, talagang basura ang matandang punk na iyon na si Luyuan. Sa totoo lang hindi kanya pinatay sa White Lion City at hinayaan kang mahanap ang lugar na ito. Hindi nakakagulat na binalaan ako ng mga tao ng Nether Spring Sect, na si Luyuan ay maaaring may lihim na motibo. Pagkatapos kong tapusin ka, tatapusin ko rin siya. Pagkatapos sabihin iyon, humakbang pasulong si Mouyan at inilahad ang kanyang palad. Boom! Isang malaking kamay na nagtanggal ng langit at tumakip sa araw ay humawak kay Alexander Yang. Puno ng kumpiyansa ang mukha ni Mouyan. Siya ay naging isang half-step through God sa loob ng 800 taon. Ngunit ang kanyang reputasyon sa Southern Wasteland ay hindi kasing taas ng kay Luyuan. Medyo hindi siya kumbinsido. Sa pagkakataong ito, maaari niyang pangalagaan sina Alexander Yang at Luyuan ng magkasama, na nagtatayo ng kanyang reputasyon sa Southern Wasteland. Bang! Napangiti ng mahina si Alexander Yang. Humakbang siya sa kawalan at lumikha ng mga gintong alon. Ang buong katawan niya ay nabalot ng nakakasilaw na liwanag ng bituin. Siya ay hindi matatalo habang siya ay naglabas ng suntok. Boom! Nabangga ng malaking kamay ang fist light, para itong isang higanteng martilyo na nabasag sa salamin. Nabasag ang Giant Hand Village, ngunit hindi bumagal ang fist light. Dumapo ito sa katawan ni Mouyan. Puff! Puff! Power! Tila natama ng higanteng martilyo ang katawan ni Mouyan. Nagluwa siya ng ilang subo ng dugo sa hangin. Bumagsak ang kanyang katawan at bumagsak ng mabigat sa lupa. Bang! 100 metro ang lalim na butas ang lumitaw sa lupa. Natahimik ang eksena. Walang nag-iisip na ang unang elder ng Alexander Yang sect ay matatalo ng binatang ito sa isang palitan lamang. Ang puso ng ilan sa mga pinuno na lihim na nangako ng katapatan sa Alexander Yang sect ay tumalon. Sa oras na ito, ang Alexander Yang sect at ang Barbarian God sect ay naglabas na ng lahat ng pagkukunwari ng kabaitan. Kung napatay si Mouyan, wala sa kanila ang makakatakas. Alam ni Song Hua at ng iba pa kung gaano kalakas si Alexander Yang, ngunit hindi nila inaasahan na magiging ganito ang mga bagay. Si Mouyan ay hindi katugma ni Alexander Yang. Hindi nila alam kung dahil ba sa mahina si Mouyan o masyadong malakas si Alexander Yang. Isang hakbang pasulong si Alexander Yang at lumitaw sa malalim na hukay. Ang kanyang katawan ay kumikinang ng maliwanag habang tinatapakan niya si Mouyan na nasa ilalim ng hukay. Umalis ka sa dinadaanan ko. Ang buong katawan ni Mouyan ay natatakpan ng maliwanag na apoy, tulad ng isang diyos ng apoy na bumaba sa mundo. Sa kasamaang palad, kahit anong pilit niya, hindi makapasok ang apoy sa liwanag ng bituin sa katawan ni Alexander Yang, at mariin siyang naapakan ni Alexander Yang. Sa tingin mo ay kwalipikado kang kutsain si Luyuan. Umisi si Alexander Yang. Pinalakas niya ang kanyang mga paa. Nang inag ang katawan ni Mouyan, at ang banal na apoy sa kanyang katawan ay nawala. Pagkatapos ay tumalsik siya ng isa pang subo ng dugo. Ikaw, madudurog ka ni Luyuan gamit ang isang kamay. Ang unang elder ng Alexander Yang sect ay isang normal na tao lamang. Hindi siya mas malakas kaysa kay Elder Huang ng Nether Spring sect. Hindi man lang siya may kukumpara sa isang kalahating hakbang na tunay na Diyos tulad ni Luyuan, na pumatay sa kanyang daan palabas sa dagat ng mga bangkay at bangkay. Gayunpaman, naisip pa rin itong si Mouyan na siya ay pambihira. Natahimik ang lahat. Inisip din ni Song Hua at ng iba pa na magkakaroon ng matinding labanan mamaya, ngunit hindi nila inaasahan na magaganap ang ganoong dramatikong eksena. Sir? How about we stop here? I was wrong this time. Mawawala ang sama ng loob sa pagitan mo at ng Alexander Yang sect ko, sabi ni Mouyan. Ibinaba niya ang kanyang ulo at ibinaba ang kanyang marangal na ulo sa harap ng lahat.
Ang suntok at sipa ni Alexander Yang ay tuluyan nang nadurodge ang lahat ng kanyang kumpiyansa at pagmamalaki. Kahit na akala niya ay pabaya siya at mayroon pa siyang trump card, natakot siya nang wala sa kanyang talino kapag kaharap ang makapangyarihang Alexander Yang. Humph! Malamig na umungol si Alexander Yang. Mas pinalakas niya ang kanyang mga paa, at tumulo ang malamig na pawis mula sa noo ni Mo Yan. Paano naabot ng lalaking ito ang antas na ito? Tumingon si Alexander Yang kay Song Hua at nagtanong. Hindi nakaimik si Song Hua. Ang sino mang maaaring mag-cultivate sa kalahating hakbang na True God Realm ay may sariling pagmamataas, ngunit si Mo Yan ay walang estilo ng isang martial artist. Si Mo Yan ay anak ng dating unang elder ng Alexander Yang Sect, ang nakababatang kapatid ng Alexander Yang Sect Master. Mahinang sabi ng Barbarian God Sect Elder. Sir, gusto mo ba talagang makipag-away sa akin hanggang dulo? Kung mamatay ako, siguradong hindi ka pakakawala ng senior kong kapatid. Ikaw at ang Alexander Yang Sect ko ay hindi magpapahinga hanggang sa mamatay ang isa sa atin. Malakas na sigaw ni Mo Yan. Sa tingin mo karapat-dapat ka. Umisi si Alexander Yang. Itinaas niya ang kanang paa at pumadyak sa lupa. Dagandong. Ang kawalan ay nang-inig, ang lupa ay nabasag, at isang nakakatakot na enerhiya ng dugo ang pumuno sa kawalan. Pang! Ang apoy sa katawan ni Mo Yan ay gumuho sa unang suntok, at ang kanyang kalahating hakbang na True God na katawan ay nabasag ng sipa ni Alexander Yang. Hindi mabilang na mga gintong buto at madilim na pulang dugo ang lumipad sa lahat ng direksyon na parang ulan. Arg! Nagpakawala si Mo Yan ng malungkot na alulong. Ang kanyang kaluluwa ay naging isang itim na liwanag at tumakas sa malayo, nagtago sa karamihan. Hindi natin siya hahayaang makatakas. Bal isang sigaw ni Song Hua. Sa karakter ni Mo Yan, kung hahayaan niyang tumakas ang kaluluwa ni Mo Yan, isa itong malaking dagok sa kanilang Barbarian God Sect. Ang isang kalahating hakbang na tunay na Diyos ay hindi nakakatakot, ngunit ang ganitong uri ng duwag na kalahating hakbang na tunay na Diyos ay nakakatakot. Wala nang anumang dignidad na pinag-uusapan si Mo Yan. Siya ay isang kalahating hakbang na tunay na Diyos na nagpababa ng kanyang katawan. Mga taktika ng pagpatay. Ngayon, papatayin ko ang ilan sa iyong mga alagad. Pagkatapos ng lahat, ang pagpatay sa iilan sa iyong mga matatanda bukas ay gagawin ka lamang ng isang magnanakaw sa loob ng 1,000 araw. Walang dahilan para ipagtanggol ang isang magnanakaw sa loob ng 1,000 araw. Ito rin ang dahilan kung bakit pinigilan ng iba't ibang malalaking kapangyarihan ang isa't isa at bihirang magsimula ng mga labanan sa buhay at kamatayan. Hehe! Napangiti ng mahina si Alexander Yang. Noong una, gusto niyang patayin ng direkta si Mo Yan, ngunit hindi niya inaasahan na may kayamanan si Mo Yan na maaaring magprotekta sa kanyang banal na kaluluwa. Sa isang sandali ng kawalang ingat, talagang hinayaan niyang makatakas ang banal na kaluluwa ni Mo Yan. Gayunpaman, si Mo Yan ay isang makatuwirang tao. Isang banal na kaluluwa na lang ang natitira niya. Walang paraan para makatakas siya. Atake! Pigilan mo siya. Hanggat ililigtas mo ako, sina Alexander at Yang, ay paprotektahan ka. Sabi ng Alexander Yang Master. Galit na umuungal si Mo Yan. At saka, nakasakay ka na sa karwahe ng Alexander Yang Sect ko. Sa tingin mo ba ay pakakawalan ka ng mga tao ng Barbarian God Sect? Hehe. Napangiti ng mahina si Alexander Yang. Maliligtas ka ba ng mga manok at asong ito? Sa pag-indayog ng kanyang katawan, sumugod siya sa manor na parang isang karwaheng pandigma. Mayroong higit sa 10 heaven immortals sa manor. Nang makita nila si Alexander Yang na sumusugod, hindi nila namamalayan na pinigilan siya. Mamatay. Ang liwanag ng bituin ay kumikinang sa paligid ng katawan ni Alexander Yang, tulad ng isang malaking araw na sumikat sa kalangitan. Saan man siya pumunta, lahat ng mga mandirigma sa loob ng radius na 1,000 talampakan ay agad na papatayin.
Kahit na ang Heaven Immortal Warriors ay walang iba kundi isang palad at kamao. Halos sa isang kisap mata, ang daan-daang mandirigma sa asyenda ay pinatay lahat ni Alexander Yang. Kaunti lang ang mga tao na gustong tumakas, ngunit sila ay pinigilan at pinatay ng Barbarian God Sect at ng Silver Spirit Clan. Sa huli, hinawakan ni Alexander Yang ang banal na kaluluwa ni Mo Yan sa kanyang kamay. Hindi niya pinansin ang mga sigaw ni Mo Yan at ang kanyang kumikinang napalad ay nagbuga ng walang katapusang banal na liwanag. Sinira nito ang banal na kaluluwa ni Mo Yan ng may matinding puwersa. Naging tahimik ang paligid. Naglakad si Song Hua papunta sa gilid ni Alexander Yang at sinabi sa kanya, "Young Master Alexander, hiniling ko na kay Elder Qiu na bumalik sa sekta, oras na." Tumango si Alexander Yang at sinabi kay Su Shi, "Pumunta ka at hanapin ang iyong mga angkan." Abangan ang susunod na kabanata.